Mapag parang umaga po sa inyo lahat. Andito na naman si Kyle Landing Mutya at mayroon na naman po tayong ibabahaging kunting kalaman sa inyo, mga kapatid. Ayon po sa aking pananaliksik ng mga mutya po at ang bertud ng kalikasan, ay kailangan po natin itong dasalan, konsagrasyonan, at higit sa lahat ay buhayin ang ibang mutsang natutulog, o kumbaga kung sino man ang nakakita, ay paano mo ito bubuhayin at paano mo ito tatawagin. Bilang isang kagaya ko po na nag-aaral sa lihim na aral ng karunungan na itinago, ito po ay aking ipapaliwanag sa inyo patungkol po sa mutya ng tubig. Ito po. Ang mutya ng tubig po, mga kapatid, ay isa pong mabisang gamit. Pagkos po kung iisipin po natin at saliksikin ang bawat mga tinatawag na mga singaw o singaw ng kalikasan na pinapakita sa taong karapat-dapat. Ayan. Ito pong mutya ng tubig, mga kapatid, ay kung isipin po natin, halos lahat na mga tao or buhay na nilalang sa ibabaw ng mundong ito or hindi nagsasalita or nagsasalita na mga kagaya po natin na mga uri-uri na nilalang sa ibabaw ng mundong ito, bakit nga ba kailangan natin ng tubig, mga kapatid? Iisipin natin, mga kapatid, ang mga mutya ay nakukuha po natin yan sa mga bundok, sa mga kahoy, sa mga hayop, at sa iba't ibang nilalang. Ayan, mga kapatid. Ang tubig po, mga kapatid, kung isipin po natin, ay lahat ay siya ang bumubuhay sa mga sa ibabaw ng mundo. Ayan, sa ibabaw ng mundo. Kasi tayo, mga kapatid, kung isipin natin, ay nakalutang lang po tayo sa tubig. At ang pinakamalawak sa lahat ay ang tubig. Ngayon po, ang masasabi ko po, bakit mas mahalaga sa akin ang tubig, mga kapatid, na mutya? Kasi ang tubig po ay siyang tunay na buhay. Nagbibigay ng buhay. Ayan. Kasi kung sa totoo lang, mga kapatid, kung iisipin po natin na nung sinaksak si Jesucristo nung sa siya'y nasa krus ng sibat ni Longilo, ay lumabas po ay tubig sa kanyang katawan. At yun nga po ay umulan ng umulan, kumulog ng kumulog, at lumindol po. Ayan. Ang katotohanan po doon na pinakita lamang ng mutya ng tubig ay isang malakas na gamit pang kalahatan. Ayan, mga kapatid, ito ay akin lamang na ibinabahagi sa inyo para po alam po ninyo na ang tubig po na mutya ay isa pong mabisang gamit pang kalahatang proteksyon. Kasi kung isipin po natin, napapalutang niya po yung lupa. At siya rin ang nagbibigay ng mineral, pagkain sa lahat ng uring tumutubo sa lupa. Ibig sabihin, kasama na doon tayong mga tao, mga hayop, at sa lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig. At lahat po ng bagay na yan ay nabubuhay po sa tubig. Lahat po ng gutom na ating naranasan pag tayo po'y uminom ng tubig ay napapawi po kung ito po ay yung dadasalan ng paintulot sa Ama at humingi ka ng basbas ng banal na tubig nito ay linisan sa pangalan niya, sa ngalan ni Yeshua Messiah Emmanuel Salvador del Mundo, na ikaw ay bigyan ng lakas pangaraw-araw, tigit sa lahat, bigyan ka ng paglinis ng iyong espiritu. Bagkus po si Jesucristo ay sa ilog po siya binasbasan or binilisingan or doon po siya bininyagan. Ngayon po, nung bininyagan siya, may bumaba po na espiritu santo na
kalapating puti na nagwika. Mayroon pa siyang winika. Ngayon po, may winika po yung espiritu na yun na nagbigay ng basbas sa ating Hesukristong buhay. Yun ay pinakamalalim na mga salita, mga kapatid, na binitawan ng Ama. Ngayon po, ang masasabi ko po ay ang motsa ng tubig po ay pinakamalakas. Yun po ang pawang katotohanan sa mga motsa po. Ayan. At now po ay mayroon po tayong natututunan sa aking mga video, mga kapatid. At mag-iingat po tayo lagi. Ayan. At God bless you all.